What's up mga ka-chibi? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-pilgrimage at para sa ating next video ngayon. Halina at samahan ninyo ako at welcome to the Pilgrim's Vlog. Well, sarado siya kasi tanghali pero tingnan natin kung masisilip natin yung birhen dito sa gilid. At kung may chance na tayo makapasok dito sa loob. So sa mga first time makapunta dito, ito yung kaninang itsura ng simbahan. Ayon sa munting kasaysayan, ang imahe ng Nuestra Señora de Los Angeles ay pinaukit noong 1892 sa Malate, Maynila. Ito ay inilihintulad sa larawang nakuha sa tabing dagat ng barangay Pila-Pila. Ang nasabing larawan ay halos kupas na at hindi na mabasa ang pangalan na kasulat dito. Ayon sa isang kwento, isang mangingisda na taga-baryo ang nakidaong ng bangka sa Pangpang ng Laguna. Sa kanyang paglilibot-libot ay nalaman niyang ang patron doon ay kahalintulad ng nakuhang larawan. Pinagtanong niya kung anong titulo ng imahin at ayon sa mga taga roon, ito ay ang Nuestra Señora de Los Angeles o Reina ng mga Anghel. Nang makauwi ang mangingisda, agad niya sinabi sa mga taga-baryo ang nalaman mula sa Laguna. Mula noon, hinirang ng baryo Pila-Pila ang Birhen de Los Angeles na gawing patrona at ngayon ina at reina ng Binangon ng Rizal. So ayun na nga. So nakapasok kami dito ngayon sa simbahan at nabigyan kami ng chance na makita ang loob. So nasa gitna ngayon, ayan, ang Mahal na Birhen de Los Angeles, soon to be Episcopal Ground. Ayan, ito ay sakop ng Diocese ng Antipolo. Well, ito, ayan, mapapasin niyo kung ba't na andyan siyempre si Papa Jesus dahil Kwaresma ngayon. Ayan. Ayan naman St. Joseph dahil month of St. Joseph ngayon. So lapitan natin siya. Tara. So ayon sa side si San Francisco, ang Mahal na Birhen, at si Santa Clara. Well, kasi sa mga Franciscan ay may devotion sa Our Lady of the Angels. So yan, ganyan kasimple ang dambana ng Birhen. Super, super simple. Super ganda. At babalik tayo dito soon. Mag-alay tayo na ex-voto sa kanya. Santa Ursula. Ito yung kanyang simbahan. Ayan. So, kilala dito yung pagpiyesa niya ay nagbabasaan. Sayawan din. Noong taong 1571 hanggang 1602, ang munisipalidad ng Binangonan ay tinatag ng mga misyonerong Espanyol. Ito ay bahagi lamang ng Morong noong panahong iyon, ngunit noong 1621, ito ay nahiwalay. Pagkatapos ay nagpasya ang mga misyonerong Espanyol na lumikha ng isang malayang parokya at pinili si Santa Ursula bilang kanilang patron. Ang parokya ng Binangonan ay tinatag noong 1621
Noong 1679 ang pamamahala nito ay pinasa sa mga Jesuita na noong 1697 ay nilipas sa mga Agustinian. Noong 1737 bumalik ang binangonan sa pamamahala ng mga Pransiskano na siyang unang nagtatag nito. Ang simbahan ay itinayo mula 1792 hanggang 1800s. Inayos noong 1853. Kasabay nito, muling itinayo ang katabing kumbento sa ilalim ng pamumuno ni Father Francisco de Paula Gomez. Paalam tayo at napayagan tayo makapunta dito malapit sa altar. So, ayun si San Miguel, si Santa Ursula, sa kabila ay naandun sa may gilid ay si San Francisco at si Santo Domingo. Kung paano ko siya naalala nung dati nung bata pa ako, ganitong-ganito talaga siya hanggang ayan. Ayun. Ah, nalapitan ko siya, oh. Sobrang lapit. Ayan, siya yung prinsesa ng binangonan. Ang napakagandang Santa Ursula. Kita ang imahe ni Santa Ursula na ginagamit sa kanyang prosesyon. So, ayan yung processional image ng Santa Ursula. Dako! At ang iba, umanong. Diocesan Shrine of Our Lady of Light. So last stop ng ating biyaheng diocese na Antipolo ay dito sa Our Lady of Light sa Kaintayan. Kasama pa rin si Ben. So ito yung first time natin makapunta dito sa loob. So since wala pa mong isa, tara pasok na tayo. Ang orihinal na simbahan ng Kaintay unang itinayo sa bato ni Padre Gaspar Marco, isang Hesuitang pari, noong 1707. Ang dambana noong panahong iyon ay nasa ilalim ng pagpapatro ni San Andres Apostol. Ang pagtatayo ng simbang bato ay dinisenyo ni Padre Juan de Salazar at natapos noong panahon ni Father Joaquin Sanchez. Noong 1727, isang pinta ng Our Lady of Light ang napili bilang bagong patron ng simbahan. Noong 1760, opisyal na idineklara ang simbahan bilang isang hiwalay na parokya. Noong February 23, 1853, napinsala ng lindol ang gusali ng simbahan. Parehong bumagsak ang bubong at isang pader nito habang ang dingding ng parish rectory at kumbento ay may bitak. Noong 1884, ang parokya ay pinangalan ng Our Lady of Light. Gaya ng pinatunayan sa August 5, 1884 na sulat ng pastor ng Kainta, Don Mariano de San Juan, sa Arsobispo ng Maynila, Fray Pedro Payo. So ito, syempre, tulad ng mga simbahan, may marker yan. Ay, San Andres nandun. Nandun sa kabilang San Juan. So dito ka ngayon papasok. Ito ang loob ng pinaka simbahan. So, kung first timer katulad ko, ito ang makikita ninyo sa kabuuan ng simbahan. Ayan. Stained glass nila dito at yung mga Stations of the Cross. Ang ganda ng loob ng simbahan, promise. May kumpisalan din doon. Doon. Ayun siya. Ang istorya kung paano nakuha ang Our Lady of Light sa isang visionary. So, ayun yung Our Lady of Light. Ang isa sa mga koronadang imahe na mahal din sa Pilipinas. Ayun actually yung crown niya.
Ito. So, usually pag sinabi, tatlong susong corona sa taas. Ah. Yung pisami niya sa dome, ayan. Tukod kay Mama Mary, of course. Doon makita yung painting. Kung paano nabuo yung unang imahe talaga ng yung original image. Sa Italia nung alin. Ito kasi parang Pinay version. So isa na naman kampana na simbahan. Ooh. So ito yung mga lumang kampana pala. Ganda.